Ito na mga kabasketball, Philippine Sports Commission tiniyak na makakalusot ang Pilipinas dito nga sa nakaambang suspensyon ng WADA para nga makapaglaro pa rin tayo dyan nga sa SEA Games, sa Asian Games, saka sa Olympics. At Justin Brownlee excited na makita ang future, syempre kasama itong mga young players ng ating Gilas Pilipinas. At kay Soto, marami nang natutunan kay Coach Tim Cone sa maikling panahon na magagamit niya sa actual game. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging balita ng spin.ph ay sinabi nga ng kasalukuyang PSC chairman na si Richard Bachman na humingi na sila ng tulong sa Malacanang para nga mapondohan itong pagbubuo ng independent na anti-doping body para nga makalusot tayo doon sa suspension na ipinataw ng WADA. So ano ba nangyari dyan mga kabasketball? Nung nakaraan kasi, alam naman natin yung nangyari sa test na itong Justin Brownlee kung saan nagpositibo nga siya doon sa cannabis, idiniklara naman tayo ng WADA, ng World Anti-Doping Agency, na hindi raw tayo nag-comply doon sa tinatawag nilang anti-doping code. So yun mga kabasketball, kaya ngayon nanganganib na masuspindi tayo dyan nga sa pag-participate ng Pilipinas dyan sa SEA Games, Asian Games, sa Olympics. Hindi ko alam kung gaano kalawak mga kabasketball eh. At sinasabi nga rito na itong si Richard Bachman mga kabasketball na nakikipag-ugnayan na sila sa Malacanang doon sa mga requirements, saka siyempre sa pondo na gagamitin dyan para wala na raw hassle. Kasi nga, ang nangyari daw dito sa Indonesia mga kabasketball, isinite niya, no? Na ano rin sila, kumbaga, naparatangan din sila or kumbaga, nahatulan silang non-compliant noong 2021. Ang ginawa nila, nag-establish sila ng sarili nilang organization. Gaya ng ini-establish nila ngayon na Philippines National Anti-Doping Organization dito sa bansa. So, ganun yung nangyari. After nun, mga kabasketball, naging ano na sila. Kumbaga, nakapasa sila, nakalusot sila doon, mga kabasketball. So, yun yung gusto nilang magawa, mga kabasketball. At sinasabi nila rito na next month ay bibisita rito yung mga kinatawa ng WADA. At yun nga, kaya sila, no, yung mga opisyales ng sports dito sa bansa, ay sinisigurado nila na pag bumisita yung mga representatives na yan, lahat ng requirements na kailangan nilang ma-comply ay makukompleto nila. So hopefully mga kabasketball, makalusot tayo. Kasi nakakapanghinayang, nakakalungkot yun kung hindi tayo makakasali sa SEA Games, sa Asian Games, sa Olympics. Sipin nyo yun mga kabasketball. Sa basketball pala pag-uusapan natin, marami talagang malulungkot dito. So puntahan na natin itong naging balita ng The Manila Times, kasi nga sinabi ni Justin Brownlee na excited na siyang makita yung future kasama nga itong mga young players na to, no? Kahit nga apat na araw pa lang silang nagkasama dyan nga sa training camp ng ating Gilas Pilipinas, eh talagang kumpiyansa itong si Justin Brownlee na nasa magandang kamay itong ating national team. Yung energy daw, yung skill set nitong mga young players natin mga kabasketball, talagang nasa tamang direksyon daw at nasa magandang kamay itong ating national team. At nabanggit pa rito ni Justin Brownlee itong mga big man natin, no, na sila Kai Soto, AJ Edu, Kevin Kiambao at Carl Tamayo, na napakahusay daw ng skill set mga kabasketball. Talagang malaki yung maitutulong nila sa bansa, especially pagdating sa future, no? Kasi magkakaroon din tayo ng mga iba't ibang mga tournaments kasi tatagal ng 4 na taon itong programa ni Coach Tim Cone at sa mga susunod pa na henerasyon mga kabasketball. Sana mag-qualify tayo dito nga sa Olympics dyan sa LA, no? At kung saan pa man tayo aabutin. At binanggit naman ni Kai Soto dito pa rin sa report ng spin.ph ni Ruben Tirado na napakarami niya nang natutunan dito nga kay Coach Tim Cone, hindi lang sa pagiging head coach nito, no, kundi maging sa kanyang ama na si Irvin Soto na naging player din ni Coach Tim Cone sa Alaska noong 2010 Fiesta Conference. Nag-champion pa sila mga kabasketball kung saan 8 taon pa lang that time etong ating pambatong si Kai Soto. Sabi niya sobrang dami kong natutunan kay Coach Tim Cone
kahit dati pa, kinukwento raw nung daddy niya na naging player ni Coach Team Cone, yung mga storya na magaganda tungkol nga rito kay Coach Team Cone. At naniniwala siya na lahat sila na mga nakasama dyan sa training camp ni Coach Team Cone ng ating Gilas Pilipinas ay maraming natutunan dyan sa maikling panahon at marami silang maia-apply pagdating sa actual game. So nanood din ako mga kabasketball nung open practice nila no, nung nakaraang gabi. Talaga makikita mo si Coach Team Cone, parang hindi rin napapagod eh. Tsaka talagang hands-on siya mga kabasketball, talagang nakakatuwa kasi talagang makikita mo yung dedikasyon netong si Coach Team Cone. At yung ano niya sa player no, yung trato niya sa player talagang ano eh, alam mo yun, parang tinuturing niya na pamilya. Kaya talagang nakikita mo yung respeto sa kanya ng mga player, nakatingin sa kanya, 'di ba? Walang ano eh, walang nag-inarte, sabi nga ng mga ibang nagko-comment eh, talagang lahat gusto. So yun mga kabasketball, antabayan na lang natin yung mga susunod na updates. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.